ang mga pangunahing balita. Halos 30 milyong pisong danyos sa pananim na naitala dahil sa pananalasa ng Bagyong Maring. Sirkaw, SEARCA nakipagtulungan sa UK-based non-profit organization upang palakasin ang kanilang kampanya contra climate change. Face-to-face clinical rotation ng clinical clerks at medical interns tuloy pa rin ayon sa CHED. COSTPCIEERD magtatayo ng 3 bagong research laboratories. Mga research and development projects popondohan din ng kagawaran. Bacteria mula sa lupa o soil ng Bulkang Mayon nakitaan ng potential antibiotic, anti-cancer properties. Pauna-unahang university-built cube satellites ng Pilipinas, inilunsad na. At sikat na national scientist na si Dr. Ramon Barba, manaw na. Balitang edukasyon naman, tuloy-tuloy ang face-to-face clinical rotation ng mga clinical clerks at postgraduate medical interns anuman ang community quarantine status. Yan ang inanunsyo ng CHED o ng Commission on Higher Education alinsunod sa Resolution No. 138 ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF noong September 9. Ito ay upang magkaroon ng karagdagang frontliner sa mga ospital. Di naman daw i-assign ng mga interns sa mga COVID-19 areas o units para na rin sa kanilang proteksyon. Na kailangan lamang sumunod ang mga higher educational institutions sa mga guidelines na inilatag ng DOH at CHED sa kanilang Joint Memorandum Circular para sa limited face-to-face classes sa gitna ng pandemya. Tapos ating Science and Technology, COSTPCIEERD magtatayo ng 3 bagong research laboratories, 5 research and development projects, pondohan din ng kagawaran. 3 bagong research laboratories ang nakatakdang ipatayo at 5 research projects naman ang popondohan sa iba't ibang rehiyon sa bansa ng Institution Development Program o IDP. Ang nabanggit na proyekto ay isa sa katuparan sa ilalim ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development o DOST-PCIEERD. Isa ang AI Research Laboratory sa Camarines State Polytechnic Colleges sa mga ipatatayong laboratorio na may layuning pag-ibayuhin ang research capabilities ng artificial intelligence enthusiasts at mga estudyante. Kagit naman ang Microbiology Testing Laboratory sa Camarines Sur na mapabilis ang research activities ng Partido State University Goa Campus. Habang ang pakay naman ng Mindanao Natural Language Processing Laboratory sa University of the Immaculate Conception sa Davao City ay mangalap ng resources na kakailanganin para sa pag-develop ng multilingual machine translation system. Ang mga proyektong popondohan naman sa ilalim ng Regional Research Institution o RRI program ay ang mga sumusunod. Development of halal-compliant restructured goat meat product. Design, development, testing, and implementation of fuzzy proportional plus integral power factor correction controller for 10 kilowatt load. Application of blockchain technology to the Guimaras mango supply chain. At development of optimized pineapple fiber scraping machine. Kabilang na din ang utilization of banana peel, canistel fruit, and brown rice in the development of composite flour. Layunin ng mga capacity buildings na ito na i-upgrade at palakasin pa ang research and development ng bansa. Pantala, ang mga bakterya mula sa lupa o soil ng Bulkang Mayon ay nakitaan ng bagong potential na antibiotic at anti-cancer properties. Sinusuri ngayon ng mga researcher mula sa University of the Philippines Los Baños o UPLB ang soil o lupa ng Bulkang Mayon sa Malilipot, Albay. Ayon kay Christelle May Oliveros, ang project leader at assistant professor ng UPLB Microbiology Division, ang bakterya na nakikita sa nasabing lupa ay may potential na antibiotic at anti-cancer properties. Kanya mayroon itong Streptomyces SPA1-08 na may antibiotic activity laban sa pathogenic microorganisms at anti-colorectal cancer. Nagdagpa ni Oliveros sa oras na mapatunayan nilang new species ang Streptomyces SPA1-08 ay papangalanan nila itong Streptomyces mayonensis A1-08 bilang pagpupugay na rin sa angking likas na yaman ng Pilipinas. Una rito nakapag-isolate na ang mga researchers ng UPLB ng 30 bacterial species mula sa volcanic soils ng Mount Mayon. Inilunsad naman mula sa International Space Station ang kauna-unahang university-built cube satellites ng Pilipinas nitong nakaraang October 6. Ang mga cube satellites ay dinevelop sa ilalim ng Space Station and Proliferation through University Partnerships o STEP-UP Project.
proyekto ito ng Stamina for Space Program na pinondohan ng Department of Science and Technology o DOST at ipinatutupad ng University of the Philippines at ng DOST Advanced Science and Technology Institute. Binati naman ni DOST Secretary Fortunato de la Peña ang pag-deploy ng mga CubeSats at tinawag itong makasaysayan at mahalagang araw para sa bansa. Sa ngayon ay maaari nang mapag-aralan ng ating mga scholar ang iba't ibang kayang gawin ng mga CubeSats upang lalo pang mapaganda ang mga susunod na satellites na gagawin dito sa bansa. Ano na, nitong Oktubre 10 ang tanyag na National Scientist na si Dr. Ramon Barba sa edad na 82. Si Barba ay nakilala dahil sa kanyang mga nagawa sa larangan ng plant physiology, induction of flowering of mango at sa micropropagation of important crop species. Sa katunayan, pinarangalan ni dating Pangulong Noynoy Aquino si Barba ng Order of National Scientist nitong June 6, 2014. Ito ang pinakamataas na pagkilala na binibigay ng presidente ng bansa sa mga Filipino scientists na nakapagbigay ng natatangi at mahalagang ambag sa iba't ibang larangan ng science and technology. At yan po ang mga balitang aming nakalap mula sa KDP Newsroom. Samahan niyo po muli kami sa aming susunod na pagbabalita. Ako po si Carlo Luis Candelaria, ulat.